Ganda dito, no? S1. So, yun na nga. Bali, dati kasi, sa mga dinaka, alam nyo, dahil nga trabaho ko ay Davao region talaga, inikot ko na yan. I mean, except, no? All except Occidental, Davao Occidental. So, ito mga katong lugar, na-expose na ako dito. Kumbaga, parang napunta na, no? Tapos ngayon, ang kumbaga, naisip ko dati, kasi bago lang naman kasi namamayag pag tong Mati City, pagdating sa parang ano, skimboarding capital of the Philippines. Tama ba? Of the Philippines or Mindanao or Davao region lang. Of the South. Kasi ano, parang maliban doon, meron ako mga nakikitang mga post na rin sa Facebook na mga white sand beaches. Napagkakalam ko sama lang talaga meron yan sa Davao region. So yun, ito na nga, no? Bali, bato-bato, tapos maganda to dito kapag ka-high tide. Yan, pwede dito nga magligo. Nyari sa kamay ko, ba't parang ano? Ganda dito. Sarap ng hangin, presko, tapos may pa hamok-hamok pa sila. Do yan. Sarap ng buhay, no? Pag dito ka nakatira. Pero malayo sa ano? Sa Kabihasnan. From Mati City, downtown area. Mukhang hindi mo pwedeng araw-arawin ang biyahe. Ubos ang gasolina o di kaya ubos pera mo sa pamasahe. So, hindi rin siya lugar para sa akin. Kasi, I'm more on city life talaga. Downtown, proper, gano'n. Kasi nga ay madalas ang gutumin, kailangan mayroon agad na makain, di ba? Kunyari magpa-food trip. May nakatira dito, may maliit na bahay, tapos may bata. So may mga nanginginhas. Ang tawag dyan, nanginhas. Ano ba tawag dyan sa Tagalog? English. Picking seashells in the pearls. Yung ating mga makakapit galang pa, hindi pwedeng basta lang manatili sa gilid at magmasit-masit sa kalayuan. Siyempre, explore natin, di ba? Gala, the explorer. So nga pala sa mga bagong tune in lang sa ating channel, o kahit sa mga luma na, no, na nagka-subscribe, meron na tayong 1,200 videos na na-upload. Ngayon, kung meron kayong gustong malaman or mga katanungan about lugar, no, let us in guide, for example, magkano ang minimum fare sa Davao City by Galata Explorer, magkano or ilang oras yung biyahe from Davao City to Digo City by Galata Explorer, ganun, no? So pwede nyong gawin yon. Tapos huwag nyong kalimutan laging i-type sa search bar yung aking pangalan, Galata Explorer. Tapos ngayon meron tayong nakita, ano to, kuha tayo ng ano, hindi ko to alam to mga elemento na to. Ganda dito, mga kagala, no? So yun, bali ang ginawa ko ngayon for this video or sa biyahe ko na to, parang side ano na tayo, no, kumbaga parang joiners lang, ganun, no. Joiners. Tapos ibig sabihin, hindi ako pwedeng umalis sa grupo sa grupo. So ano kami, convoy. 5 sasakyan tapos joiners lang tayo. Dapat sama ko yung nanay ko, kaso nga lang kapag travel indoors kasi tapos mga juniors na ganyan, mabilisan talaga yan, no? Hindi ka pwedeng mabagal, hindi ka pwedeng pa-exclusive or pa-special. So yung nanay ko medyo may edad na yon, kaya hindi siya maaaring isama sa ganito kasi pwedeng maabala yung ibang kasamahan, ganun lang. So mapipresyo siya sa mga kilos sa mabilisan. Anyway, welcome to Mati Davao Oriental, Davao Region, Mindanao, Philippines. No, so ito ang open sea na siya. Yan, makikita niyo diyan, open sea. Pinakadulo na to ng Davao. Wait lang. Ba't may parang bukid dito? Ba't parang may bukid diyan? Oh. Bukid nga. Galing, anong parte to ng ano? Hindi naman to Gobernador Generoso kasi tapos na, nadaanan natin, 'di ba, kanina. Yung Gobernador Generoso, doon lang na area. Tapos ito, saan to? Tarragona, kasi pagkakalam ko da Mati City, Tarragona, Tarragona,
Manay, Caraga, Baganga, Katiil, and Puston. So ano to? Anong bukid to? Anong sakop yan? Surigao? Okay, wala, hindi abot dito. Hindi abot, ano natin dito yung Surigao. Napakalayo. So ngayon, itong mga nakikita natin, tinan ko to kung anong mga laman dagat to, no? So, check natin. Kakaibang adventure tong mga hagala for the first time ever na tayo ay nag-explore dito sa gilid ng dagat sa may open sea. Dagat Pacifico or Pacific Ocean talaga, no? Tapos meron ko nakita ang mga galamay. So, I don't know kung ito ay pugita, kubuta, or pusit, or octopus, no? So, kailangan kuha tayo ng ano, pang sundot. Anything na pwedeng gamitin, pang sundot. Grabe, sarap sa mata. Thank you, Lord. Thank you for the blessings, no? Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for pain. Thank you, nana. Alright, so meron tayo nakuha ng ano, pang sundot. Time check tayo. Alauna 5. Grabe nakahanga. Alam nyo ba na yung kinainan namin na pinongs dapat ay pinong siya dati. Ngayon ay ano na siya? Ferns. Fins. You know? Yan. Ano to? Mga hagala, paki ano nga? Comment down below. Tabi-tabi po, baka may mayari nito, no? May diwata ng karagatan ba? Tapos pinapakialaman natin yung ilang mga alaga. Baka tayo ay magkarma. Basan ba yung kanina? Tsaka may mga sea urchins. Marami yung nakikita. Ito maliit lang to. May mata ba sila? Ako yung nakikita. Kasi nagsisialisan sila eh. Yan, sea urchin. Ito muna. Parang starfish, no? Pero hindi naman siya... Ba't ako yung natatakot? Anong to? Anong mga nilalang tong mga ganito? Okay, to. Malaki. Ano to? Ito naman. No? So, may mga ano pa dito? Mga laman dagat. Baka may tumuklaw sa akin o bigla, no? Katakot. Para nga hindi ako sure, no? Sa mga ginagawa ko dito. Wala, di ko na alam kung anong pangalan tong lugar na to. Basta may nakita ko doon, Barangay Welcome, Barangay Bubun. So, unahan patagal siya ng dahikan. Ito, sea urchin. Yay, lagi. Baka hindi siya sea urchin. Baka mga monster yan. Ito, ano naman to? Marami palang ano dito. Ayan, no? Parang corals na ano. Ayan, no? Gumagalaw siya. Tignan nyo. Parang hinihigop siya. Parang dahon-dahon, no? Baka dito naninirahan si Finding Nemo. Siyempre, tama na yan. Huwag natin masyadong galawin para hindi sila ma-disturbo or ma-stress. Kasi may buhay sila eh. Yan, kasi ito yung palatandaan na buhay pa yung dagat. May mga damo-damo pa. May mga seagrass. Hindi pa talaga sila exploited sa human. Ba't sila natatago? Ito, pagkain to, di ba? Kinhason or suso. Ayos ah. Ito, sea urchin nga. Sige, punta pa tayo dun sa dako doon. Sa dako paraon. Tapos may mga tao na nanguhuli ng or nangunguha ng kahit na ano. Tapos ano na layo, makiusyoso kung anong meron. Yun, dinig nyo ba ang naririnig ko? Ocean breeze. So itong ano siya, parang coral siya na bato, no? Itong inaapakan natin. Tapos nagkakaroon siya ng pattern. Tapos ang mga pattern niya, parang every sulok, meron siyang ano, no? Meron siya urchin. So feeling ko, ang gumagawa nitong mga pattern-pattern na to ay itong mga sea urchin. Ito. Yan. Diba may mga ganyan mga naka-pattern? Parang mga
solat pattern, gano'n, no? So sila yung may gawa, no? Ito. Ito mga sea urchin na to. Sea urchin ba talaga sila? Dapat pala yung kinuha ko na lang na ano, yung kahoy, yung panambot, yung medyo mas matigas, no? Eh ako rin naman, ayaw ko rin naman kasi makasira ng buhay nila. Yan. Para sila ano, no? Yung ano, ang tawag lang yung may porcupine? Ano ba pagkabagkas nun? Porcupine. Basta yung ano, yung nasa wild na may parang meron sila mga sharp nails sa kanilang likod. You know, so parang sila yung may gawa sa matitigas na lupa na to na bato. And so gumagawa sila ng pattern. You know. Putahan natin tong mga tao. At makapag issue. So ang dami dito. So tamang-tama talaga, kailangan meron kang ano, beach walk slipper. Slipper for beach. Ah, basta. Hindi ka pwedeng maglakad pala dito na nang nakaapak lang, gawa nung pwede kang matusok ng kanilang mga tusok. Tabi-tabi po. Ganda dito, Wirasog. So siguro yung parang mga semi-octopus na yun na mga nakikita natin dito sa lugar, baka hindi talaga siya octopus, no? Hindi siya pwedeng kainin. Kasi kung edible siya, hindi sana ikinain na siya ng mga tao kinuha, no? Ginawang pang ulam. Ano to? Gagi. Para nga. Basta ang daming parang ano, no? Matura ng mga... Sa totoo lang, ba't ako din medyo may takot, may fears ako sa dagat, lalo sa ilalim ng tubig. Kasi yung mga sea creatures kasi... Ang mga itsura na parang mga monster, 'di ba? Yung walang yung figure ba, yung ano, yung design, 'di ba? Parang nakakatakot tignan. Or baka ganun lang siguro, no, dahil hindi tayo laging nakakakita. Hindi tayo na-expose kaya medyo naiignorante tayo. Ako lang pala. Tayo means kapag ka naiignorante ka rin, red ka sa akin, so tayo 'yun. Pag hindi ka ignorante, hindi na first time sa iyo 'tong makita ng mga gatong mga species. Hindi ka nakasama doon, no, sa tayo na sinasabi ko. Alright, so dito na tayo sa gilid. Meron tayong nakitang tao. May naliligo pa, oh. Kantilado yan, eh. Ayun. Hello, ma'am. May hapon. Nag-onsa ka diya, ma'am? Ah, toyo may mong panguha. Asala siya ka ng pangkonsumo o ibaligya? Kaonon, taga-asa ka, ma'am? Bangunay Drena, banda. So kani ako mga nakit, ano mo na siya, tuyom? Siyok. Ha? Siyok na uban. Siyok. So sa itim ay lang sa tuyom o sa siyok? Yan ay itom. Ang tuyom is itom. Ang siyok at itong muradili itom. Oo, nai green. Nai mura gray, no? Brown. Lay pa yato, ma'am, utara to, usara siya ng bukit. Asa? Kana? Wala yan. Naan, sa may tagamati, wag kabalo. Okay, may buk sa ano? Bukit. Tapos kantilado, di ba? No? So, nanguha si Ma'am Uga, no? Pangkaon lang. Asa man, eh, dinin mo kaon, no? Imo ang dalawang sa inyo, ha? Dalawang na po. Pero nakaibalo na ano, no? Ikaw, Raisa? Asa? Pambot. Aga to? Inyo ha, tumbalay? Hindi. Mura inyo na pahuayan? Sa iyang kauban pa nagat. Okay. Aso ka na siya nga balay, liligi siya balay para puyan. Murag tambayan lang. Pag managat, unsay mga kuha ng isda? Isda siya po. Depende sa paon. Masa nga kasagaran, ginakuha dari, ah? Matamba ka man? Matamba ka, uy. Masa na ka nang pag managat ka, pasol na siya o lambat ka nang kuhaan, baling. Masa na ka nang lit, ha? Pasolon ra. So, ingon ani, pwede siya mamason ani, naning balot kayo. Lord, lukay. So, dili na kailangan matuglawod sa tunga? Oo. Dari alang, okay na? Pwede po naman doon ito. Na kay kuwan sa nang baroto ka nang di makina. Ibu, sa mana? Bagsay na ibang bana? Ha? Bugsay ra? Sa ibang bana? Dili. Di makina. Dili ba? Hardlock, no? Open sea na guna da. Ha? Open sea, di ba? Wala pa yung mga namising dari ang mga mananagat?
Uy. O, di ba? Muntik na akong ano, patinik. Yan o. Shout out. O, si pangalan mo, ma'am? Ha? Pangalan? Carmina. Shout out kay ma'am Carmina, no? Nag-enjoy sa kanyang kinukuhang sea urchin or tuyong, kung tawagin. So, yung iba pala na nakikita natin kanina, si Hawk. Ba, nganong wala man ka ng hatong si Hawk, ma'am? Pero baka on to siya. Oo. Hmm. Dog, yun saan mo napagkuha? Lumitan mo sa langgat. Sa langgat? Kanang murag octopus ba? Unsa na siya? Kanang murag na yung mga galamay-galamay ba? Kanang ito mong color? Oo. Ano yun? Ano yun sa unang di na po kita? Hindi ay. Di na makaon? Dito sila makaon? Hindi. Sige, dara. Unsa na? Nabuha ko na? Wala pa? Pa. Ay, abin ako ang octopus. Slingin dito siya. Tapat di ay, no? Hmm, tara. Kasi ang lasa. Alam eh. I mean, masama na pait o ano? Dili. Masama na ito may panguha. Yang tinae. Dili siya makaon. Hmm, patilaw daw. Curious again. Asa, patilaw daw. Kanang tilaw naman. Di man itong kaon ng yun. Si Irchin. Murag bihod, no? Hmm, okay, parat. Kagi. Ignorante sa mukay. Dili na kakitog tuyong. Dili na ako first time na makita tuyong, ha? Baka isipin niya dyan, di ba? Hindi ako ignorante sa tuyong na first time ko makita. Kasi dati di ako mangingisda eh. Kaso nga lang, hindi naman kasi ala, hindi namin kinakain to eh. Malay ko ba, kinakain pala to. Tsaka akala ko, kapag nabuksan mo na siya, pag automatic, makakain mo na kaagad. Hindi. Tsaka may laman talaga sa yung parang buo ba? Yung ano, yun pala, oh, yun. Tatapoy na uban. Dili ba siya bawal nga, no? Dili mo rakman sa dinner? Dili man. Kasi lahat ng mga sea creatures, pagkakaalam ko, lahat yan sila may mga ginagampan ng ano yan eh, trabaho para ibabalansi yung ecosystem natin. Pero hindi ko alam kung sila ba ay pisti or salot sa karagatan o parang mga ipis ba ganun. So di ako sigurado, no, kung sila ba ay mayroong malaking ginagampanan para magbalansi ng ecosystem. Sige, mabaris ako. So kana ako mga nakita ang nanay galamay na yung mga mura octopus, di nila sila makaon. Hmm. Barangay Bubo na diri ano? Ang inyong halayo pagyod unahan. Hmm. When you feeling lonely. Na 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 na. Si Hak, si Hok. Siyok, yun, siyok. Tapos si urchin. Pag maitim, yun yung si urchin. Parang ayokong ano, tumahak sa tubig. At ako ngay takot. May fear ako sa ano ha, sa dagat. Kapag ako'y mag-isa lang. Feeling ko, ako'y hihigupin ng dagat, no? Wala ba'y bitin, Drea, ma'am? Wala'y bitin. Wala. Oh, kasi nakatakot kaya yung ahas sa dagat, yung sea snake. Ano yan eh, number 2. Pamapangalawa siya, world's dangerous venomous snake. Sea snake. So, lapit na tayo dito na area. Yan oh, tuyong. Nakatakot, you know, haba ng kanilang anong mga tag dito yung tusok yung kanilang matalim. I'm feeling lonely. Na 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 na. Abi
Ayun oh, may tao dito na nailigo siya or nangingisda. Wala na, ganito lang tayo kasi tubigan na dyan, no? Baka ma-shot pa tayo. Hindi natin kabisari yung lugar, no? Baka may huyong-huyong. Ano na yung huyong-huyong? Yung pagkaapakan mo ay bigla kang hihigopin. Pailalim. So yun lang, no? Thank you for watching and bye-bye. Grabe, no? Grabe, skills yan, eh. Required mo talaga dyan, no? Wala kang takot sa dagat, sa open sea. Sila takot na malunod or kainin ng pating. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood and I have to say goodbye, bye 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 bye. So sana ay nag-enjoy ho kayo sa aking pinakitang view. Napakaganda tanawin talaga sa totoo lang, no? So Pilipinas, kay ganda talaga, no? Orient Pearl of the South, Perlas ng Silangan, diba? Napalagyan na tayo ng napakagandang mga karagatan. And that's all for today. Say thank you, bye bye.